Mga kapuso, nagdeklara ang Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol ng emergency martial law. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 Narito ang mas detalyadong timeline ng mga pangunahing kaganapan sa pagdeklara at pagtanggal ng martial law sa South Korea. Pagdeklara ng martial law, 3 ng Disyembre taong 2024, 11 PM, si Presidente Yoon Suk-yeol ay nagbigay ng isang surprise late night address sa telebisyon upang i-anunsyo ang martial law. Sinabi niya na ang layuning ito ay upang protektahan ang bansa mula sa mga anti-state forces at mga komunistang puwersa ng North Korea. 3 ng Disyembre taong 2024, 11:30 PM, ang South Korean military ay naglabas ng isang decree na nagbabawal sa mga political na activities, media, at mga rally. Ang mga doctor at nurses na nagpro-protesta ay inutusan na bumalik sa kanilang trabaho sa loob ng 48 oras. Ikatlo ng Disyembre taong 2024, 11:45 PM, ang mga tao sa Seoul ay nagtipon-tipon sa labas ng National Assembly upang ipakita ang kanilang pagprotesta laban sa martial law. Ang mga protesta ay nagresulta sa mga alitan sa pagitan ng mga tao at pulisya. Emergency martial law sa South Korea ay maaaring magdulot ng ilang epekto sa mga turista at Filipino overseas workers doon. Epekto sa mga turista, pagbawal sa mga political na aktibidad, ang martial law ay nagbabawal sa mga rally, protesta, at iba pang political na aktibidad. Dahil dito, maraming turista ang nahirapan sa pagpunta sa mga lugar na may mga aktibidad na ito. Pagtaas ng seguridad, ang South Korean military ay nagpataas ng kanilang alert level at readiness. Ang mga turista ay masiguro na ligtas sa kanilang pagbiyahe. Ngunit maaaring magdulot ito ng mga paghihigpit sa mga pampublikong lugar. Pagbabawal sa pagbiyahe, ang ilang mga lugar ay maaaring magkaroon ng mga restriksyon sa pagbiyahe na maaaring makaapekto sa mga turista na plano na magbiyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa. Epekto sa mga Filipino overseas workers. Pagbawal sa pagbiyahe, ang martial law ay maaaring magdulot ng pagbabawal sa pagbiyahe ng mga Filipino overseas workers, lalo na sa mga lugar na may mga political na aktibidad. Pagtaas ng seguridad. Ang mga overseas workers ay maaaring makaranas ng mas mahigpit na pagsusuri sa kanilang pagbiyahe at pagpapasa ng mga dokumento. Pagbabawal sa pagpapalitan ng pera, ang martial law ay maaaring magdulot ng pagbabawal sa pagpapalitan ng pera na maaaring makaapekto sa mga overseas workers na nangangailangan ng pagpapalitan ng kanilang salapi. Pagtaas ng tensyon, ang sitwasyon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa mga Filipino overseas workers, lalo na sa mga nasa mga lugar na may mga political na alitan. Sa kabuuan, ang emergency martial law ay nagdulot ng ilang hamon sa mga turista at Filipino overseas workers sa South Korea, ngunit ang layunin nito ay upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa bansa. Pagtanggal ng martial law, 4 ng Disyembre taong 2024 UM, ang South Korean Parliament ay bumoto upang itigil ang martial law na deklarasyon ni Presidente Yoon. Ang lahat ng 190 na miyembro na naroon ay sumang-ayon sa resolusyon. 4 ng Disyembre taong 2024, 2:30 PM, ang Presidente Yoon ay sumusumpa sa kanyang desisyon at sinabi na babalik sa normal na pamamahala. Sinabi niya na magkakaroon ng isang cabinet meeting upang itigil ang martial law. 4 ng Disyembre taong 2024, 3 PM, ang mga tao sa labas ng National Assembly ay nagdiwang at pinahayag ang kanilang kaligayahan sa pagtanggal ng martial law.